Magandang magandang araw sa inyo, isang magandang linggo na naman po at eto po si Mr. Strange, ang inyong lingkod at sa lahat po ng mga nanay, sa mga ninang ko po dito sa channel na to, Happy Mother's Day po, kilala nyo na po kung sino kayo. Bukas ko na lang po ipopost yung Sanguine Vampire, I think part 5 na po yun dahil gigiveaway natin sa Mother's Day special para sa mga nanay po. Although medyo malungkot po ang story, sana magustuhan nyo pa rin po. Simulan natin ang ating programa sa ating shoutout! Kay Merle Ace Manangkil from Japan, Justin Dave Soto and Ashley Joy, Mary Joy Mercado Analea, Marie Tuca, and I.I. Agustin from Netherlands. Okay, yan lang po yung aking shoutout dahil yung iba po makukulit. Lagi na lang, pa-shoutout po, tapos wala man lang palaman. Lagyan nyo ng palaman ng konti, mga sir. Okay? Para naman mag-stand out at mapilitan akong i-shoutout kayo. Be creative po. Okay? So, ayan na po. Gandang araw at simulan na po natin ang ating programa. Intro. May 1, 2014 nung araw na yon. Tandang-tanda ako pa lahat ng mga pangyayari. Naghahanda na agad ako ng gagawin sa birthday ni nanay dahil nakasabay din ito ng Mother's Day. Alam kong hindi masusuklayan lang ng simpleng pagsalubong sa kanyang birthday ang mga ginugugol niyang oras para sa aming magkakapatid. Pangalawa ako sa apat na mga magkakapatid. Panganay si Ate Ayla, ako, pangatlo naming kapatid si Colleen at ang bunso namin na si Joshua. Naulila na kami sa ama dahil si tatay nabaril noon sa kanyang pinagtatrabahuan. Kaya si nanay na lang ang katuwang naming magkakapatid sa aming bahay. May to noon at ang dami kong naisip na pakulo para sa birthday ni nanay na mismong Mother's Day pa natapat. Naisipan ko noong gumawa ng banner, scrapbook ng pamilya namin para yun na lang ang regalo ko kay nanay. Siyempre para mabuhay ang scrapbook. Ay kailangan ko ng mga pictures. Naghanap-hanap ako noon kaso wala na ang lahat ng mga natatabi naming litrato dahil kami isa din sa biktima ng bagyong Ondoy. Kung kaya't nanghiram na lang ako ng camera kay Tita Maureen. At yun na nga, inangulahan ko ang bawat litratong aking kukunan. Pinikturan ko ng patago si nanay habang gumagawa ng mga gawain ng bahay. Dahil yun lang naman ang halos ginagawa niya dahil wala siyang trabaho. Ilang araw ko din siyang pinagkukuhaan ng litrato. May 9 na noon. Ipapaprint ko na lahat ng litratong aking nakuhaan nang bigla ako sa akin nakita. Maayos naman ang pagkakakuha ko ng litrato kay nanay. Maliwanag na maliwanag ang lahat, walang blur. Nabigla ako dahil yung ibang litratong aking nakuha ay walang ulo si nanay. Kinabahan na ako nun. At ako'y umuwi na lamang sa bahay at pag uwi ko sa bahay nakita ko si nanay nasa may pinto namin. At ngiting-ngiti. Di ko siya maintindihan nung mga araw na yun at di ko na lang sinabi sa kanya na ganun ang mga nakunan kong picture sa kanya. So gabi ng May 9, magkakasama kaming kumain lahat, kaming apat na magkakapatid at si nanay. Usap dito, usap doon, masaya. Kunyari, hindi namin alam na birthday ni nanay bukas. At pagkatapos namin kumain ay pinagpahinga na namin si nanay. Nag-usap kaming apat na magkakapatid para bukas nakahandaan ang lahat. Hindi alam ng aking mga kapatid na may regalo akong scrapbook kay nanay pero di din nila alam na ganun ang mga nakuha kong litrato kay nanay. Ating gabi na noon ang kami natapos sa mga sorpresa namin kay nanay. At kami natulog na. Umapyaw sa aking panaginip ang mga litratong aking nakuhaan. Nanaginip din ako ng mga malalagim na pangyayari kay nanay noon. At bigla na lang ako nagising. Naisip ko na lang na buti panaginip na lang ang lahat. May 10 na noon, birthday na ni nanay kasabay nito ang Mother's Day. Kaya't pinagandaan talaga namin itong magkakapatid. Umaga na. Sabay-sabay kaming pumasok sa kwarto ni nanay at daladala namin ang mga ginawa namin pinagpagura namin para sa kanya. Para lang matuwa siya sa amin. Sabay-sabay naming binati ng Nanay! Happy birthday and happy Mother's Day! I love you, nanay! Di pa din gumising si nanay. Inulit-ulit namin nabatiin, mas malakas pa. Pero bakit wala pa din? Niyapos ni Ate Ayla si nanay, pero gulat na gulat siya sa naramdaman niya. Malamig na si nanay, wala ng pulso at maputla na ang buong katawan. Sa madaling salita, pero hindi namin matanggap-tanggap, wala na si nanay.
Patay na siya. Naisugod namin si nanay sa ospital pero huli na rin ang lahat. At ang dahilan ng kanyang pagkamatay? Bangungot. Iyakan kami nung apat. Dahil kabuong birthday niya at Mother's Day, kinuha siya sa amin. Masyado masaklap ang mga pangyayaring yun. At lumipas ang mga oras, kinuha na ang bangkay ni nanay ng punerarya. At pinakita ko na rin sa kanila ang mga litratong aking nakuhaan. Nag-iyakan na lang kami ng mga sandaling yun. Akala namin yung araw na yun yung punong-puno ng kasiyahan, pero ito pala'y balot ng kalungkutan. Akala ko pamahiin lang mga ganun eh. Pero nangyari na mismo sa pamilya namin. Gusto ko lang pasalamatan si nanay dahil isa siyang maaruga, mapagmahal na ina sa amin. At sa ngayon, si Ate Ayla na lang ang bumubuhay sa aming tatlong magkakapatid. At 2 taon na rin kaming hindi nakakasama si nanay sa kanyang birthday at Mother's Day. Kung gusto mong updated ka sa lahat ng bagong videos, click na ang subscribe button at notification bell. Maaari ka rin makatulong sa channel sa pagpunta sa Patreon page. Yung link nasa description kung saan pwede ka magpadala ng pera sa channel. Maski $1 or 50 pesos per month, napakalaking tulong na po.